Kamusta mga idol sa basketball? Welcome po kayo dito sa Basketball Talk, kung saan ay ibibigay natin ang mga bagay na hindi mo pa alam sa idol mo sa basketball. Ano-ano nga ba mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya? Mapa PBA man, MPBL o sa NBA o kahit sa amateur basta basketball. 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam sa idol mo. Mga idol, sa pagkakataong ito ay aalamin naman natin ang mga bagay kay Dwayne Wade, ang isa sa mga umukit sa puso ng Pilipino. Bagamat wala na siya sa NBA, ay marami siyang ginagawa bukod sa basketball. Pero hindi lahat ng bagay ay alam natin sa kanya, dahil mayroong mga bagay na hindi ipinapakita sa harap ng kamera. Halina at samahan niyo akong alamin ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Dwayne Tyrone Wade Jr. o mas kilala sa tawag na Dwayne Wade o D. Wade. Pero bago yan, imbita ko po kayo sa ating 100,000 YouTube Silver Plate Award giveaways. Matapos lamang po ang lockdown, ito ay ating bubunutin na. Kaya kung hindi ka pa subscriber, imbita po kita. Nasa bandang uli ng video kung paano po sumali at pakibasa sa ibaba ang ibang detalye. Ito na po ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay D. Wade. Number 1, ang tungkol sa kanyang pangalan. Alam niyo ba mga idol, ang kanyang pangalan ay typographical error lamang. Ang dapat na pangalan niya ay D. Wayne. Ibig sabihin D-W-A-Y-N-E. Pero nagkamali ang pag-type ng papel niya sa kanyang birth certificate. Ito ay naging D-W-Y-A-N-E. At nang malaman ito ng kanyang mga magulang, ay hindi na ito ipinabago pa. At inaya na lamang na ganon ang naging pangalan niya. Number 2, D. Wade sa college. Isang taon na lamang tapos na siya sa kusong broadcasting. Kaya masanay na tayo na maupo si D. Wade sa harap ng kamera. Kasama sina Kenny Smith, Charles Barkley, at ang kanyang katropa ni Shaquille O'Neal. Pero sa ngayon ay hindi muna, dahil alam naman natin na kare-retired lamang ni D. Wade at nag-enjoy sa kanyang retirement. Darating din ang araw, makikita uli natin si D. Wade sa harap ng kamera. Number 3, ang tungkol sa kanyang jersey number 3. Alam niyo ba na nakaretiro na ang number 3 sa Miami Heat at hindi na po pwedeng gamitin ng kahit sino pa? Pero alam niyo ba kung bakit number 3 ang ginagamit niya dati? Ito ay dahil religyoso si D. Wade. Ang number 3 ay sumisimbolo daw sa Holy Trinity. At alam niyo ba, dahil sa kanyang reliyon, ang 10% ng kanyang kita ay binibigay niya sa simbahan sa kanyang lugar sa Chicago. Na sana kaya maabunan din tayo, di ba? Number 4, Li-Ning Shoes, Gatorade, T-Mobile, Staples at marami pang iba. Pero alam niyo ba na ang kanyang sapatos ang pinaka-tumatak sa mga ini-endorso niya? Dahil lifetime contract lamang naman ang kanyang kontrata sa Li-Ning, isang higanteng brand ng sapatos sa China. Ang unang kontrata niya ay $60 million sa loob ng 10 taon. Pero alam niyo ba na hindi pa dumadating ang expiration ng kontrata niya ay pinapirma na agad siya ng panibagong kontrata. This time ay lifetime contract sa Li-Ning. Number 5, magkano ang pera ni D. Wade? Kahit retired na sa NBA, tuloy-tuloy pa rin ang pera ni D. Wade at tuloy-tuloy pa rin ang pasok sa kanyang bulsa dahil sa dami ng endorsement niya. At ayon mismo sa Forbes magazine, siya ay pang 42 pagdating sa athlete highest paid na umaabot ang net worth na $120 million. Number 6, may bisyo si D. Wade. Mayroong bisyo itong si D. Wade mga idol. At ang bisyo niya ay ang mamili ng mga mamahaling sasakyan. Pati ang anak niya na nag-birthday ng 16 years old ay binigyan din niya ng sasakyan, isang Audi SUV.
Meron siyang kotse na Warren McLaren. Meron din siyang James Bond car, ang Mercedes-Benz XLR version, na may halagang $1.5 million. Meron din siyang Porsche na itim. Bumili siya dahil meron din si LeBron James, abay na inggit pa, na noon naman ay kakampi niya sa Miami Heat. Ito pa mga idol, Ferrari ba? Meron din siya niyan. Meron siyang gray, meron siyang blue, meron din siyang white and red sa kanya lahat yan. Number 7, sino ang asawa ni D-Wade? Noong 2002, nagpakasal si D-Wade sa high school sweetheart niya na si Siobhan Punch. Pero naghiwalay din ito noong 2007. Noong 2011 naman, pinanigan siya ng korte para sa custody ng kanyang dalawang anak. Noong 2008, ay nakikipag-date na siya kay Gabrielle Union, isang Hollywood actress. At muntik na silang maghiwalay noong 2013 dahil sa busy schedule. Pero hanggang ngayon ay sila pa rin naman at meron na rin siyang anak dito. At noong August 2014 sa Miami, sila ay nagpakasal. At sa ngayon ay may apat na anak na rin si D-Wade. Number 8, sino naman ang top 3 na favorite player ni D-Wade? Kay D-Wade na mismo nagmula mga idol ang top 3. Paborito niya ito ay sina una-una Michael Jordan. Sinundan siya ni Allen Iverson. At ang huli ay si Kobe Bryant. Rest in peace. Number 9, ano ang sinabi niya sa mga Pilipino? Can I give a shout out to all your Filipino fans? Yes, all the fans of Filipino. First of all, thank you for being fans of the NBA. Thank you for following Coach Spo. I mean, he deserves it, he needs it. Hopefully I'll see you guys soon in the meeting. Yeah, thanks a lot. Good luck to you. Thank you. Is this mine? Number 10, pero bago yan, please like the video mga idol para po umabot pa sa 1,000 likes. At huwag kalimutang mag-subscribe para po libago pa ang ating channel. Ang mahalagang tanong ngayon, magiging Hall of Famer ba si D-Wade? Ngayon pa lamang ay pinag-uusapan na si D-Wade mga idol dahil malinaw na first ballot siya pagdating sa Hall of Famer. Matatandaan, nakatatapos lamang nila Kobe Bryant, Kevin Garnett at Tim Duncan sa 2021 NBA Hall of Fame. At ang matutunog na pangalan ay si Paul Pierce, D-Wade, Chris Bosh at si Webb. Antayin na lamang natin yan mga idol. Yun! Ang 10 bagay kay Dwayne Wade. Ngayon ay alam mo na. Sana po ay may bago na naman kayong bagay na natutunan tungkol sa idol mo. Ano po 10 bagay na nabanggit ang pinakatumatak sa isip mo? Comment ka lamang po sa ibaba at babasahin ko po yan sa isa. And guys, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page at pakicheck na lamang ang ating YouTube playlist para sa ibang video kagaya nito. Samantala mga idol, masaya po akong ipinapaalam sa inyo na meron na ulit tayong giveaway. Ito po ay paraan ko para maibalik po sa inyo ang tulong at suporta ninyo sa Basketball Talk Channel. Sa pamamagitan ng giveaway, dahil po nakuha na natin ang 100,000 YouTube Silver Plate Award. At kung dati ay isa lang ang nananalo, not this time dahil sa pagkakataong ito ay tatlong mapapalad na subscriber natin ang bibigyan natin ng premyo. Tatlo ang mapapalad na nanalo ng giveaway for second at third prize. Para sa third prize ay isang original Steph Curry jersey. Para sa second prize ay isang original Adidas Sports Backpack. Para sa grand prize ay isang original Kobe Bryant shoes, Nike Kobe AD Exodus. Tribute na rin natin yan para kay Kobe. Asahan nyo na every month ay magkakaroon tayo ng giveaway dahil marami na ang nagre-request sa comment section dito po sa ating channel, ang Basketball Talk. Ito po ay para lamang sa masugid nating subscribers, pero kung gusto nyong sumali, pwede po kayong sumali, mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell at pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye kung papaano sumali.
Please like the video, leave a comment down below, mag-subscribe at pakihit mo ang bell button para update ka. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po sa inyo mga idol sa basketball. Bye-bye.